po tayo sa process ng paglilipat ng seedling. Bali may ano na po sila, may mga apat na dahon na po sila. So ito po dalawa. Pag po yan itinanim natin ng dalawa doon, masyado pong crowded. Ang gagawin po natin, paghihiwalayin natin. Hello, good morning mga ka-neighbors. Good morning everyone. For today, ang topic po natin is about lettuce. Meron po kasi kaming mga batch ng lettuce ngayon na about na ihuhulog natin doon. Kumbaga, nasa stage na po tayo ng pag-transplant ng ating mga seedlings sa styrocarps. At yan po yung ipapakita ko sa inyo, yung bali pinaka parang refresher video kung paano siya gawain. Baka po kasi medyo nalilimutan nyo na kasi medyo matagal-tagal na rin yung na-upload yung mga videos natin. At tungkol nga po pala dyan sa mga uploaded videos, dun po sa mga hindi pa nakaka-click or nakaka-hit ng ating notification bell, i-click nyo na po para po kayo ay ma-notify dun sa ating mga bagong upload, sa mga bagong videos na aming ginagawa. Para lagi po kayong kabahagi sa aming mga bagong videos na inilalabas. Okay, sige po, proceed na po tayo. Bale, after po natin na malagyan ng sterilized na kokopit ang mga styrocarp, eto na po tayo sa process ng paglilipat ng seedling. Bale, may ano na po sila, may mga apat na dahon na po sila. Kaya yun yung proper timing para po sila ay ilipat na. Kumbaga, na-reach na nila yung maximum growth nila in terms of height. At ito po yung sinasabi ko sa inyo na benefit ng isahan lang yung tanim sa loob ng isang chamber or isang slot ng plastic tray. Ng plant tray na ito. Kumbaga, katulad nitong isang ito, makikita nyo, isang ano lang po siya, isang buhat lang gamit po itong tool na to. Ayun na po, nakuha na po natin yung seedling nang hindi nababasag yung pinaka-cocopit na naka-coat doon sa ugat niya, na nag-hold ng ugat niya. At idadrop lang natin dito siya sa styrocarp na meron na pong cocopit at meron na pong pinaka-slot para siya ay ihuhulog na lang natin ng ganon. Yan, ganon po siya kadali. Ipe-press lang po natin ng konti para po masarhan yung pinaka-hollow part pagkakagawa natin ng butas kanina para siya ay maitanim. Ganon lang po kasimple at ganon po kadali. Hindi pa na-damage yung ating hindi pa na-damage yung ugat ng ating itinanim na lettuce. At ito nga po pala yung ipineplex ko sa inyo na lettuce na kulay red. Ayan, makikita nyo maliit pa. Nag-iiba na po yung color ng dahon niya. Ayan, bali, same procedure lang po yan. Pare-parehong procedure ang gagawin sa kada pagtatanim ng lettuce. Ipakita ko naman po sa inyo yung, yung kaso ng nagkakaroon ng medyo malabo po ang mata ng nagtanim, so naging dalawa, at saka hindi nyo po kasi masisigurado nga minsan yung laglag ng buto, so ito po dalawa. Pag po yan itinanim natin ng dalawa doon, masyado pong crowded. Ang gagawin po natin, paghihiwalayin natin. Paano po ang proseso? Ayan po, madali lang naman po kasi ang kokopit nga po ay loose naman siya. Hindi siya prone sa pagkasira ng ugat. Kumbaga, yung buong ugat makukuha nyo rin, kaya lang magagalaw siya ng ganito. Kumbaga, ma-expose yung ugat, unlike dun sa isahan na isang suksok lang na ganun, isang buhat, isang diretso na po dun sa taniman. Unlike dito, ma-expose pa po yung ugat niya. Kaya lang, sasabi ko nga, hindi po natin maiiwasan minsan sa pagtatanim yung may ganitong sitwasyon. At tip po lang po, ang karaniwang hawak po dito para safe po sa ating seedling ay sa dahon nyo po siya hahawakan.
Ayan, ilulubog lang natin ng ganun, lahat po ng ugat niya. At yung pinaka nakalabas ay yung pinaka butterfly po, ayan, yung mga dahon niya. Yun na lang po yung pinaka nasa labas. Kanina kaya sabi ko sa inyo, sa dahon niyo po hahawakan. Kasi ang dahon, once na naputol, tutubo pa po yun. Unlike kung sa ugat niyo hahawakan at aksidenteng naputol, damage na po agad yung ugat. Unlike kung ganito, naputol si dahon, dadahon pa po yun. Ayun, ganun lang po siya kasimpleng ano, proseso ng pagtatanim ng lettuce na nakita nyo naman doon sa mga ibang videos namin na binibigyan namin kayo ng tip about kung paano yung mas magandang pagtatanim, paraan ng pagtatanim para mas mapadali po rin yung pagtatanim ninyo at hindi na rin ma-stress yung halaman. Okay? Tapos, eto naman po yung ano, ipakita ko naman sa inyo yung pagtatanim ng isang klase ng lettuce. Ano po ito? Boston lettuce. Yun yung patak niya. So, eto naman po yung ano, Boston lettuce. Magkakasabay po silang itinanim noong ipinakita ko sa inyo kanina. Pero siguro, depende nga po kasi sa variety, mas malaki po siya. Or siguro, mas malaki lang siya or ewan, hindi natin alam. Kasi, ang alam ko po, merong variety kasi ng lettuce na ano siya, mas matangkad. So, pag ito po ay lumaki na at na-reach niya yung maturity niya, makikita natin kung anong type yung mga lettuce na itinanim natin. By itong Boston lettuce po, first time namin siyang itanim. Kasi yung karaniwan namin tinanim nung una is romaine at saka loose leaf. Ito po Boston, saka yung isa, red batavia yata yung pangalan niya. Basta kulay red po yun. At ngayon, ito naman pong isa, tinesting ko po. Mahilig po kasi ako mag-testing, kumbaga. Parang trial and error po ang nangyayari din minsan. Nagtanim po ako ng, instead na sa, ano, sa tray, plant tray, nagtanim po ako dito yung pangmaramihan. Kumbaga, ibinudbod ko lang siya. At, ayan, yun yung, ano, yun yung disadvantage nung ganito, na maghihiwa-hiwalay pa tayo ng isa-isa. Pero kung in terms of dali ng pagtatanim, madali lang po dito kasi ibubudbud lang natin tapos tatakpan lang natin ng kaunting kokupit sa itaas at okay na po yun. Kaya lang pagdating po dito sa pagtatransfer na o pagtransplant niya dito sa mga ganito, kailangan po natin siyang isa-isahin. At ingatang hindi madadamage yung kanyang mga ugat pag kinuha natin siya dito sa ano, sa timba. Anyway, yun naman pong mga ginamit nating material dito ay kokupit pa rin na sinabi ko sa inyo, loose naman kaya makukuha pa rin natin ng buo yung ugat. Kaya nga lang, mayroon siyang malaking tsansa na madamage or maputol yung ugat. Yun po yung iniiwasan nating mangyari pagdating dito sa ganitong pag-uri ng pagtatanim. Okay, tapos eto naman po yung isang type ng ano, isang type ng lettuce. Bali, magkakaibang alalagyan po kasi yan. Eto na yung pangalawang tray. Yung isa naman, yung sa timba natin, ipinunla. Ngayon, eto naman pong nasa isang plant tray ang ipakita ko sa inyo. Ito po siya. Ayan. Ayan po siya. Compare dun sa kanina na tinanim natin sa timba, mas ano to, mas lihamak namang mas maliliit yung version niya. Apatan na rin ang dahon, pero hindi siya kasing tatangkad noong kanina. Kanina, ito po yung itsura niya. Ganito na siya kalalaki. Ayan. Hindi ko alam kung may factor po ba yung siya ay nakatanim sa timba kasi mas malawak yung kanyang lupa at dito ay ano, kumbaga dito isang kwadrado lang, isang slot lang ng ano, plant tray, pero magkakasabay po silang itinanim,
hindi ko po sure ngayon kung may factor nga sa kanya yung ano, yung lupa, yung pinaglalagyan niyang lupa. Not sure. Pero sige po, i-ano na po natin ulit ito, i-tanim na po lang natin uli. Ano siya, the same way lang naman ang pagtatanim ng ibang lettuce na nagawa na natin kanina. So, ayan, para lang po ulit ma-refresh ng konti do, kani-kanina lang naman din po yun. Kuhanin na po natin itong isa, ipakita ko sa inyo kung... Ayan, oh, very kitang-kita nyo po yung ugat niya. Ayan, isang shoot lang po dun sa hole. Ayan, ipapasok lang po natin ganun para hindi siya naka-expose yung, ano, yung katawan. Ang exposed lang po ay yung mga may dahon. Ayan, ganyan lang po. Tapos, isa pa. Isa na lang, hindi na po natin tatapusin dahil... halos yan ay pare-parehas lang naman ang gagawin natin para lang po mas clear na makita nyo at maipakita ko kung paano siya ginagawa. Ayan. Okay, shoot na po natin doon sa butas and then i-press down po natin ganun at ipasok yung katawan or yung pinakapuno niya sa cockpit. Ayan, at ang nakalabas lang sa kanya ay yung pinakadahon. This way, hindi na po siya, since na-meet niya na yung maximum growth niya in terms of height, hindi na po yung mga tangkay niya sa baba, hindi na po magsa-surface dito. Ito na lang, mga dahon na yan, ang mag-multiply, lalago. So, yun po yung ano, yun po yung isang essence nga na ang inaantay natin yung tamang growth ng ating ano ng ating itatanim para siya ay hindi maging leggy na labas yung tangkay na in ano in the future ay magiging ano patumba-tumba sa halip siya ay mag-grow ng normal doon sa mix sa soil mix niya or sa cockpit niya, hindi siya makagrow ng normal kasi siya ay either nakahiling, nakatumba na, though lalaki din naman, kaya lang hindi siya yung mas healthy na nakatat sa lupa na caring-caring niya yung sarili niya para siya ay maggrow ng tama. Okay, yan lang po for today at ano, na-share ko lang po uli, kumbaga meron na kaming mga previous videos about this, pero since sabi ko maghuhulog uli kami at nagpe-prepare kami ng item para sa bagong batch ng ating lettuce sa hydroponics, which meron nga po tayong bagong attraction, yung kulay red na nagawa ko na kanina. So bale, yan, i-update na lang po namin kayo from time to time para makita nyo yung ating mga itinanim na lettuce. Okay, sige po, bye-bye. At please don't forget to like and subscribe po pala sa channel natin. At sa mga subscribers and viewers, maraming salamat po sa inyo, sa inyong pag-subscribe at sa patuloy nyong pag-view sa channel namin. At dun po sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe na po kayo sa aming channel. Salamat po!